It's Shanley Vee. Hi guys! Magkano tayo guys? Mag-uusap tayo about love life. May nagtanong kasi sa akin, paano ko daw nakilala ang aking jowa in life, aking partner in life, ang aking best friend in life, for life. I-share ko sa inyo guys. Akoy, ayun na. Actually guys, ito po nangyari. Before ko siya nakilala, may nakarelasyon akong Pinoy. At 4 years kami noon. At anong tawag ito? Okay na may relationship namin dati, pero lumalabo na, and then lumalabo na. Hindi na klaro. Hindi na kami yung palagi kami away, and then tsaka may bisyo siya, inom. So ako umiinom rin ako, pero iba naman yun sa kanya, parang everyday, almost everyday. So ayun, palagi kami nag-away. So nag-ano kami dati noon, nag-live-in. Then, nag-decide ako na doon muna ako sa amin, sa family ko. At, ayun, okay naman, nag-usap man kami maayos na pero kami pa rin, yan, kami pa rin, pero doon muna ako sa sa family ko. Then, at, ayun, farang, after 1 week na yun, agoy, mga pass na yan, ba't binabalik pa? Hindi kasi ito yung first story before ko siya nakilala, yung asawa ko. So, ayun, after 1 week or 2 weeks yata noon, yung nandun ako nagstay sa amin, sa parents ko. At, ayun, nag-text siya sa akin, sayang, punta ka dito sa bahay kasi may niluto daw yung nanay niya. So, pumunta ako. Wala naman tao sa bahay. Then, kami pa nun ha. Para sa akin, kami pa yun. Pero ewan ko sa kanya. And then, nangyari? Hinanap ko sa bahay. Open yung pintuan. Open yung gate. So, pumunta ako. Nilibot ko yung buong bahay. Hindi ko siya makita. Except doon sa kwarto niya. Ayan, kwarto niya. So, nakita ko siya. Sa kwarto niya, kasama niya ang best friend niyang babae na ex ng kuya niya. Ayun, mixed emotions. Galit, na gusto ko birahin yung book ng babae. Pero, marami akong question, bakit ganito? Scripted ba to? Pinaplano niyo ba to para maano ako? Para may time na kayong dalawa. So, parang reason niya na maghiwalay kami. So, yung best friend niya. Yun. Ewan ko lang. But anyway, moving on. Wala na kami noon. At, grabe depressed ko noon kasi 4 years kami noon eh. Then, mga kaibigan ko, worried sila kasi panay ako gala. At, ayan, inom. So, worried sila sa akin. So, nag-suggest sila, Shen, what if kung itry mo yung online chatting kahit saan? So, sabi ko, sige. Then, may binigay silang link. Hindi ko na i-share anong link, ha? Ayan, yung mga Pinay, mga ibang lahi, mga, anong tawag niyan? Mga foreigners, mga ibang Asian ladies, Asian girls. Ano pa yun eh. Ako, ang reason ko ba't pumasok ko doon, para, ko lang yung mind ko ba, mabisi. At wala akong plano. Ever since, nung high school or grade school, ayoko talaga mag-jowa ng AFAM. Ayoko talaga, friends pwede. Nagsabi talaga ako mismo, during high school, nagsabi mismo ako na hindi ako magpo-boyfriend na foreigner. Yun talaga sinabi ko dati. Then, ayun, marami ako na-discover dun sa online chatting. May mga girls, may iba-ibang lahi, grabe sila mag-flirt. So ako, clueless ako, first time ko, ganyan. Clueless ako. Kasi ko,
ano ba itong ginagawa nila? May nababasa ako sa chat na, so did you already shower and then, oh yeah, I'm already clean and then, bakit kailangan pa mag-shower? Pwede mo man ayusin yung mukha mo, ganun, kasi camera naman eh. Then, may iba pa na, anong tawag nun? Kumain ka na, ganyan. Yung iba sa shower pa, hindi ka naman amuhin sa camera. Uy! So, yun, may nag-shower, may nag-ayos, may nag-makeup pa, ganyan. Ako, wala lang. Normal lang, t-shirt. Ang tawag yan, t-shirt lang, din nag-observe lang ako ng ibang tao, usap-usap ako ng mga iba-ibang lahi. Usually, ang kinakausap ko, kahit sino, mga babae, mga lalaki, ganyan-ganyan, kinakausap ko sila, yan, ano ninyo, observation niyo, or ano ang, may na, ano ba kayong relationship dito sa online chatting, yung iba meron daw, yung iba play-play lang, laro-laro lang daw sila sa isa't isa, ewan ko. And then may isa rin doon niya na nakita, doon rin niya na meet niya in person, then doon rin sila ng contact. Sabi ko, ba't di kayo nag-Skype na lang, kasi andun yung jowa mo, nakita na kayo, ganyan-ganyan, ba't bumalik pa kayo sa online chatting? Pwede naman kayo separate na, kasi may ano na kayo, relationship, may na-build na relationship. Sabi niya, doon lang kasi may na-build na rin na ibang friendship daw doon sa online chatting. Like, okay, pero careful ka kasi baka may mga Pinay or mga ibang lahi na, example, mga Thai or mga Indonesian or Malaysian or kahit ano, mga Vietnamese, haagawin yung lalaki mo. Like, wala. Sabi niya, ay, trust ko naman yung jowa ko, sabi niya. So, yun ang experience. Yung experience ko. So, ayan, marami ako na-observe, marami ako na kilala, may na-meet ako mga, meet lang online ha, hindi in person. May na-chat ako mga ibang lahi, mga foreigner, ganyan-ganyan. Sabi nila mas gusto daw nila na ibang nationality, gusto nila Asian ang nila, girlfriend nila, kasi iba daw magmahal ang Asian, anong tawag yan, maalaga daw. Basta mga ganun. Then, so, yeah, na-entertain ako sa mga conversations namin sa online chatting. Ano siya, public chatting yan. Iba, nagka-camera-camera pa sila, na ganyan-ganyan. Minsan sinisilip ko sa, halaka? Kamang ganun na. Kasi may mga ibang, anong tawag yan? Wala lamang walang bastos ha. Mga sexy-sexy lang, may mga ganun, mga ibang Asian girls, nagsisexy-sexy sa camera para makuha ang attention. May iba rin na normal lang, katulad ko, normal lang yung mga iba, naka-pajama lang na t-shirt na pajama, ganun. Kasi gabi, usually gabi ang bibo eh, gabi. Sa Pilipinas gabi, and then sa ibang bansa, hapon or umaga. So, ayun. Ayun, nasa-shock ako, nasa-surprise ako sa mga nasisilip ko sa camera. May mga mini-skirt, mga mini-shorts, mga, ewan ko, mga todong make-up. Yan. Ayun, may mga rin, mga simple lang, yung only conversation lang, ganyan, making busy lang sa life. Yan. So, ito, first time ko pa nakapasok sa mga ganyan. Then, timing din, may pumasok na bago na member doon. So, say ko, hi, welcome here. Ganyan ako, welcome here. Is this your first time? So, yes. Sabi niya, yes, it's my first time. Where are you from? Ganyan. Ah, okay. Kala ko dati, yung Switzerland, parang sa Sweden. Kasi minsan nakakamala ng Switzerland sa Sweden or sa New Zealand. Kasi yung mga cows, mga bundok, ngayon, mga Alps. So, yun, hindi ako kasi medyo ako sa map. Medyo, hanggang ngayon yata medyo rin pa rin ako. Pero, ayun, nakakatawa. Nag-usap kami. Then, ewan ko sa kanya, parang yata siya na-attract sa akin. Pero normal lang yung facial appearance, ganyan. Then, ayun,
Usap-usap kami, and then after parang 1 month or 2 months, ayun, nag-ano siya, bigla siya nag-message sa akin na pupunta daw siya sa Pilipinas. Ikaw lang, ah, pupunta siya sa Pilipinas. Ano gagawin niya dito? Gusto daw niya ako ma-meet. And then, ayun, na-meet ko siya sa airport. Actually, ano tawag yan? First, siya dumating, kinausap ko yung parents ko. Sabi ko, eh, may pupunta ditong foreigner. At hindi ko pa siya jowa, ha? Friends pa kami, ganyan-ganyan. Pero parang nabibuild na rin. May nabibuild na rin na ano, parang admiration or ano. Kasi siya intelligent. Intelligent na malambing din. Caring na ano, na afam. Ayan, at ayun, nag-uusap kami sa chat. And then, pupunta doon sa Pilipinas. So, kinausap ko yung parents ko. Then, ayun, yung parents ko stricto kasi when it comes to guys, ayan, na ano tanga yun, papasok sa ano sa relationship, ayan, so stricto sila, especially dad ko. So sabi ko ganun, may pupuntang foreigner, di naman siya masyadong matanda, okay lang. Basta maraming ano, maraming mga ganyan-ganyan siya sabi na, ganun ba, Shen? Ilang araw siya dito? Ganun. Then, saan siya magsistay? Sino magbantay sa'yo? Mga ganun ang question. Sabi ko, andyan naman sila, ano, yung mga kapatid ko, ganyan-ganyan, or mga kaibigan ako, ganyan-ganyan. Then, ingat ka, ha? Kasi ano yan? Mga ganun na ano. Then, ayun, dumating siya sa airport. Then, hinihintay ko siya sa labas. So, sabi ko, ano kaya yung itsura nun? Baka iba yung itsura niya sa in-person, no? Ganyan-ganyan. Then, pagkita ko sa in-person, ando na siya. Palakad na siya sa exit. Sabi ko, anong gawin ko? I-hug ko ba siya? I-shake hands ko ba siya? Or, ano yung beso? Ayan, hindi ko alam. Hindi ko alam paano approach kasi siya ang first na foreigner na bumisita sa akin. Then, ayun. Hindi ko alam approach. So, dumating siya, lumapit siya sa akin, hinag niya ako. Ayun, hinag niya ako. So, sabi ko, paghang niya sa akin, sabi ko, ganyan ko yung likod niya. It was so funny. And, memorable din na ano moment. Kasi, ano eh, hindi ko alam paano pag-approach. Then, actually, yung time na yun, sa 2 months na nag-chat kami, may development. Yung feelings. So, may ano rin ako sa kanya. Kahit, even though sinabi ko sa parents ko na friends lang kami, wala pa kaming ano, di pa kami jowa-jowa. Pero in my mind, meron na admiration, may ano na ako na sana this ano guy will be, you know, entering or is serious with me. Yung pang papasok sa ano, na relationship ganun. So you know, you get what I mean. And then ayan. Okay.